Alisin na po ninyo ang nagpapadilim sa inyong mga pananaw. Pagdasal nyo na lang ako. More than anything else. Simulan na po natin ng mailinaw ang panibagong araw. You start right here. And when do you start? You start right now. You initiate the action aggressively. You go. This is Elmi Buya, author Prospect, and together, let's discover and create consciousness. Hello there, Elspirations! Isa na namang content ang siguradong makakapag-inspire sa atin. So without further ado, let's inspire and be inspired. Punong lungsod. Ang Batang Maynila, Punong Lungsod, Francisco Isko Moreno Lumagoso. Walang humpay sa pagbubuo sa news feed natin lahat sa social media, ang clean up drive ni Mayor Isko. Ang dami-dami ko lang napanood na video about yung laban niya na pagandahin isaayos ang Maynila. Hindi ko alam pero kinikilabutan ako sa mga salitang namumutawi sa bibig ni Mayor kapag kinakausap niya ang taong bayan ng sobrang mahinahon at maayos. Mong kababanglo bilang inyong pansamantalang ama. Everything about him resonates. Hindi po ako taga Maynila. Hindi ako taghanga ni Isko Moreno nung siya'y nag-aamista pa. Pero bakit kaya yung mga ginagawa niya nag-resonate sa akin? Well, bibigyan ko kayo ng tatlong rason kung bakit natatouch ako ng Butihing Mayor. First, sino ba ang hindi maaantik sa pambihirang life story niya, sa pambihirang buhay niya? Yung existing problem, basura. Kung meron na kayong kandidatong basurero. Galing sa mahirap, nangalakal ng basura, nag-artista, sumabak sa politika, nag-aral, at naging mayor. Aminin natin, isang example o huwaran si Mayor sa mga kabataan na nangangarap at gustong abutin ng kanilang mga pangarap. Isang living proof na isang tao na nangarap, nagpakahirap at napagtagumpayan ng kanyang pangarap. Isang patunay na hindi kailan magiging hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng ating mga pangarap. Sino makakapagsabi na ang isang nangongolekta ng basura, kumukuha ng basura, ay siya ngayon ang maglilinis ng basura ng Maynila? Galing yun. Pangalawang rason kung bakit thumbs up sa akin sa Mayor. Galing siya sa mahirap, kaya for sure, at nakikita naman natin na marunong siya mag-empathize sa mahirap. Makikita naman sa mga salita niya, di ba? Gumagamit siya ng mga pananalita na siguradong maiintindihan ng isang mahirap. Ang dami nagsasabi na hindi niya raw maintindihan ang pinanggagalingan ng vendors o ng mga mahirap. Pero actually, alam niya naiintindihan niya ang nararamdaman ng mahirap. Alam niya kung saan naglalakad ang mahirap. At alam niya, panigurado, kung saan tutungo ang mga mahihirap. Pangatlo, si Mayor ay hindi isang ordinaryong politiko na kabig lang ng kabig ng credits kapag andyan na yung purihan. Sa tulong niyo, biyawan Diyos. Hindi siya bida-bida or pabida na kukunin lang lahat ng papuri. Nakikita naman natin, di ba? Lagi siyang nagpapasalamat sa mga tao tumulong sa kanya sa pagpapatupad ng disiplina. Tama naman siya, di ba? Hindi niya kayang mag-isa. Kaya hinihingi niya ang taong bayan, ang tulong ng taong bayan para maisaayos ang Maynila. Hinihikayat ko pa yung lahat. Sana po, buong kababanglo bilang inyong pansamantalang ama. Ilan lamang sa mga nabanggit ko ang buting gawain ni Mayor.
huwag na natin sabihin ang pagiging matulungin at pagiging compassionate niya at ang kagwapuhan. Pero seriously, kaya ko nabanggit ang tatlong yun ay dahil gusto kong bigyan ng punto ang mga narinig ko at napapanood ko sa social media. Maraming nakakapansin, maraming nagpo-post sa social media, at maraming nagpapasalamat that they are so proud of the mayor na isang maayos na example o magaling na example ng ating pagiging mayor ng Maynila. Pero, andun ang mga bumabatikos at nagtatanong kung hanggang kailan, hanggang saan paninindigan ni Mayor ang kanyang mga ginagawa. Ito ba ay nakita pa o lamang? Ito ba ay sa una lamang? Katulad ng ibang ginagawa ng politiko na sa unang 100 days ay nagpapapogi. Ang dami-dami nilang question. So ito naman ang tanong ko. Bakit ang hirap nating tumanggap ng pagbabago? Bakit kapag may isang taong maayos na ginagawa ang kanyang trabaho, na nagpapakabuti, na gumagawa ng kaibahan, bakit nagpo-focus tayo sa negative, hindi sa positive? Bakit ang dali-dali sa ating pansinin ang negatibo kaysa sa positibo? Well, wala namang masama sa pagpuna o sa pag-challenge sa isang tao. Pero alam natin na kapag nag-focus tayo sa negatibo, mas magdudulot yan ng mas marami pang negatibo. Para sa akin, hindi lang si Mayor ang may responsibilidad para mapanatili natin ang pagbabago. Lahat tayo may responsibilidad. Muli ibalik sa tao ang dapat sa tao. Yan ay obligasyon natin lahat. Una-una siyempre yung mga taga-Manila. Kasi ang sabi nga ni Mayor, di ba? Sino pa bang magtutulungan? Sino ang papabago sa Maynila kung hindi yung batang Maynila? Sino ang tutulong sa batang Maynila kundi ang kapwa batang Maynila? Magtulong-tulong tayo. Dahil sa atin lahat dito, tayong mga batang Maynila, walang magmamalasakit sa atin kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Kung hindi sila makikipagtulungan sa pagbabagong yun, sa pagbabagong ginagawa ng mayor, walang mangyayari. Babalik at babalik sa dating sitwasyon. Kapag hindi nakipagtulungan o nakipag-cooperate ang mga taga-Maynila. Hindi magtatagumpay ang pagbabago kung hindi natin kayang yakapin o hindi kayang yakapin ng kaisipan natin ang pagbabago. Baguhin natin ang mindset natin. At tayo namang mawala sa Maynila. Well, may responsibilidad din tayo. Marami tayong paraan. Pwede natin gamitin ang social media, ang YouTube, ang Facebook, ang Instagram, ang Twitter para purihin, para lalong i-motivate ang mga taong yun, lalong i-motivate ang mayor, ang Maynila, na i-continue yung maganda nilang gawain. Pwede natin i-promote ang ginagawa ng mayor sa Maynila para gayahin ng ibang leaders ng ibang politiko para pagsimulan, para gawing example, para sa isang malaking pagbabago. Magdasal din tayo. Magdasal tayo. Ayun lang po kami matatagal sa matatagal. Araw-araw to na eh. Yun ang pinaka actually fulfilling na dapat natin gawin ng ipagdasal na maging matatag sila, na patuloy nilang gawin ng maayos yung trabaho nila para sa sinisimulan nilang pagbabago. Saan kayo nakakita ng trabaho, tumutulong ka na sa kapwa, may sweldo ka pa? Di ho ba? Parang pag napakasarap ng pakiramdam na kung saan tayo nagiging bahagi ng pagtataguyod ng tao, pamayanan, syudad, o in a wrong little way, bahagi ng pagkataguyod ng bansa. Hindi yung huhusgahan lang natin, nasa una lang yan, makitang tao lang yan, ang yabang yan. Kasi kapag, katulad ng sinabi ko kanina, kapag sa una pa lang ang ini-expect natin negative, for sure, ang babalik sa atin o ang mangyayari ay puro din negative. You can't talk negative
and expect to live a positive life. You can't talk defeat and expect to have victory. You can't talk lack, not enough, can't afford it, never get ahead, and expect to have abundance. Tandaan po natin na hanggat hindi tayo naniniwala na kayang magbago ng isang lugar, ng isang city, ng isang Maynila, o ng ating mga sarili, hanggat hindi tayo naniniwala na kaya natin magbago, hindi mangyayari ang pagbabago. You can live the life you desire. It's right there in front of you. But in order to achieve it, you must first see it, then believe it. Baguhin natin ang mindset natin. Na always remember and bear in mind that we are involved in people helping people business. Ang ironic lang kasi inaasam-asam natin ang totoong pagbago. Pero wala naman tayong ginagawa kung hindi manghusga at pumuna sa mabuting gawain ng iba. Alisin na po ninyo ang nagpapadilim sa inyong mga pananaw. Simulan na po natin ng mailinaw ang panibagong araw. Katulad ng paulit-ulit na sinasabi ng iba, kailangan natin simulan sa ating mga sarili ang pagbabago. Where do you start? You start right here. And when do you start? You start right now. You initiate the action aggressively. You go. Kasi para sa akin, nakadepende sa atin, sa sarili natin, sa isipan natin, kung paano maging maayos ang ating mga realidad. Oo, naiintindihan ko. Maraming beses na tayong pinaasa, maraming beses na tayong binigo, sinampan. Napakaraming beses na tayong lumanas ng pagkikita. Pero hindi masamang managinip, hindi masamang mangarap, hindi masamang umasang ng kanila pagbabago. Hinihikayat ko pa yung lahat. Sana po! Sana po! Well, dalawa lang naman ang pagpipilian natin. Pumunta tayo sa piliin natin maging negatibo o piliin natin maging positibo. At dalawa lang din naman ang patutunguhan natin. Positibong resulta at negatibong resulta. Pero para sa akin, pumunta ka man, napunta man sa'yo ang negatibo o positibong resulta, at least pinili mo yung positive way. Hindi ka na stress. Hindi ka nahirapan. Kasi maayos yung pag-iisip mo. Ang pag-asasayos ng kaligan ito sa Maynila. Ito lang to. Tapusin natin dito sa talungan. Sabihin na natin idealistic ako. Sabihin na natin mapangarapin ako. But this is my conviction. This is part of my belief system. My question is, what's yours? Kung ako sa inyo, huwag na kayong magtalo. Lahat ng sinabi niyo'y tama at totoo. You're still here. You get another chance this day to do better and be better. Another chance to become more of who you were created and what you were created to fulfill. Thank you so much for watching. I'm grateful for you all for the support. And if you haven't subscribed yet, please click the red button over there, like this, and see you on my next video.